Dati nangangarap lang ako. Magkaroon ng magandang buhay, magkaroon ng magandang sasakyan, pabilhan ng bahay ang pamilya, magkaroon ng malaking income. Hindi ko akalain na posible pala. Posible pala para sa kagaya kong lumaki sa squatters area. Hello, I'm Ray Alduin Valeriano. Lumaki ako sa Nabota City. Nasa squatters area kami noon. Yung tipong tuwing bagyo, kinakabahan kaming buong pamilya dahil alam naming papasukin yung bahay namin ng tubig dahil sa baha at butas-butas yung bubong namin noon. Pero kahit ganun man yung naging simula ng buhay ko, tinuruan ako ng magulang ko na magkaroon ng mataas na pangarap. Natutuwa kong mangarap. Sabi nga nila, Ray Alduin, mag-aral kang mabuti at magtapos ng pag-aaral. Siguradong makakaahon tayo sa kahirapan. Yan yung unang advice na kinalakihan ko. Kaya yun rin mismo yung ginawa ko. Nagsunog ako ng kilay sa pag-aaral, kaya nakapagtapos ako sa PUP at naging CPA ako. Sobrang saya ko noon, tandang-tanda ako. Sabi ko sa sarili ko, ito na yung simula, sa wakas. Pero nung nagtrabaho na ako, doon ko na naranasan yung sobrang pagod sa trabaho, tapos napakaliit ng sahod. Tanda ko pa yung sweldo ko para lang sa sarili ko. At madalas nga kinakapos pa o kulang pa. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwede to. Kasi alam ko na mataas yung pangarap ko eh. At na-realize ko rin yung katotohanan na hindi porket na tapos ka ng pag-aaral, sigurado nga asenso ka. Kaya naman may natanggap ulit akong pangalawang advice na sinabi sa akin. Ang sabi, Ray Alduin, mag-abroad ka. Doon siguradong aasenso ka. At sinunod ko rin yung advice na yun kasi tama naman at ayun yung typical na advice sa ating mga Pilipino. Nag-abroad ako, nag-OFW ako sa Dubai. At totoo naman no, na tumaas ng konti yung income ko. Pero nakakalungkot eh kasi nawalay ako sa pamilya ko. At naranasan ko rin yung ma-homesick, naranasan ko rin yung ma-discriminate ako o maape ng mga ibang lahi no, na amo ko. At nakaipon rin ako kahit papaano. Pero ang nakakatawa dito is tuwing nagbabakasyon ako or umuwi sa Pilipinas, nagiging back to zero lang lahat ng ipon ko. Kaya again, sinabi ko ulit sa sarili ko, nako, hindi pwede to. Kaya ang ginawa ko, naghanap ulit ako, nag-search ulit ako ng kasagutan kung paano ko ba talaga maabot yung pangarap ko. At after nun, dun ko na nga nakuha yung pangatlong advice. At ito yung advice na nagbago ng buhay ko. Alam mo ba, pagkatapos kong sundin yung pangatlong advice na yon, doon na nagsimula na magbago ang lahat. Bumilis na tumaas yung income ko, kaya nakapag-quit agad ako sa trabaho ko doon sa Dubai. Nakapag-for good na ako sa Pilipinas at nakasama ko na yung mga mahal ko sa buhay. Naalis ko na rin yung pamilya ko sa squatters area dahil nabilhan ko na sila ng sariling bahay. At natupad ko na rin yung magkaroon ng magagandang sasakyan at nakakapunta na ako sa magagandang lugar na hindi ko nagagawa dati. Ang sarap nun no, na hindi mo na problema yung pera at nabibigay ko yung pangangailangan nila dahil mas mataas na ngayon yung income ko. Ngayon maybe nagtatanong ka no, kung ano yung pangatlong advice na yon. Itong pangatlong advice na to, binigay sa akin ng mentor na nakilala ko sa Dubai. Ang sabi niya sa akin, Ray Alduin, mag-internet business ka. Maging entrepreneur ka, magsimula ka ng negosyo sa internet. At ang payo pa nga niya nun, tandang-tanda ko, is ipandagdag ko lang daw sa trabaho ko, ipandagdag ko lang daw sa kinikita ko sa trabaho ko. At syempre, sinunod ko yun, wala namang mawawala, no? Yun nga yung ginawa ko, hanggang dumating na lang yung point na halos umabot na sa sweldo ko, umabot na sa times 5 ng sahod yung kinikita ko sa internet business ko, kaya nagawa ko nga makapag-quit sa trabaho at makapag-for good sa Pilipinas. Super happy at thankful talaga ako sa Lord sa mga blessings na na-receive ko. Naniniwala ako na kayang-kayang magawa to ng kahit sinong Filipino na gusto rin na umasenso sa buhay. Basta meron silang tamang sistema, meron silang tamang mentor, at meron silang tamang community, ay sigurado magagawa rin nila to. Ngayon, nararanasan ko na yung magandang buhay, kasama yung pamilya ko na pinapangarap ko lang dati. Kaya naman, I discovered a new higher mission. At ang mission ko na ngayon ay maibahagi sa mga Filipino kung paano rin nila makukuha yung pag-asenso gamit ang internet business. Kaya naman, kasama yung mga partners ko, binuo namin yung Fast Track Worldwide na ang tanging mission is to bless the lives of Filipino people. Dito,
Pinagsama-sama namin lahat ng makabagong teknolohiya, makabagong sistema sa internet para gumagawang kumita ng kahit sinong Filipino ng malaki, kahit newbie sila sa pagnenegosyo o baguhan sila, kahit meron silang full-time na trabaho o kahit busy sila sa ibang bagay. Dito rin, step by step namin tinuturo kung paano gamitin yung system para kahit ano pa yung background mo ay kayang-kaya mong gawin yung negosyo. Binibigyan din namin ng business coach lahat ng gustong gamitin yung system namin para masiguradong on track ang lahat at meron kaming binibigay na konkretong plano kung paano maabot yung pangarap nila. At ito pa yung pinakamaganda sa lahat, meron kaming binuong community kung saan ang tanging layunin is magtulungan ang bawat isa. At actually, parang pamilya na nga yung turingan namin sa community na to. Para sa akin, ang meaning ng success ay hindi tungkol sa mga bagay na nabili ko, like bahay or kotse, hindi tungkol sa kung magkano na yung kinikita ko. But for me, the true meaning of success ay yung maging blessing ako para sa ibang tao at makita ko na nagkaroon sila ng magandang buhay dahil sa impact at naitulong ko sa kanila. Again, I'm Ray Aldwin Valeriano. This is my story.